Hello, what's up sa inyo mga ka-inspire? So, Jen Dobre, magandang umaga po sa ating mga kababayang OFW, no? Sa ating mga kababayan na magiting ng mga nag-aanap buhay sa ibang bansa. Ayan. So, sa video na ito mga ka-inspire, no? Ay gusto ko lang i-share sa inyo mga ka-inspire yung mga restrictions dito sa Poland, yung mga dapat gawin at yung mga dapat nating iwasan para naman po magkaroon tayo ng ideya, magkaroon tayo ng guide para pagdating natin dito sa Poland ay hindi na tayo mga ngapa mga ka-inspire, no? Yan. So nagtanong-tanong ako sa ilan sa mga Polish people dito sa Poland mga ka-inspire kung ano ba yung mga restrictions, kung ano ba yung mga may mga maluluwag na bagay at mayroon silang mga hinihigpitan na mga bagay. Ayan, so kung interesado ka sa topic na yan, magstay ka lang dito, tapusin mo tong video na ito para malaman mo kung ano yung mga bagay na yon. Pero bago yan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, I encourage you to click subscription button at syempre i-hit mo na rin yung subscription, yung bell button para ikaw updated sa mga video na i-upload ko. Kung interesado ka sa mga bagay-bagay about dito sa Poland bilang isang OFW, mag-subscribe ka na sa aking channel. At syempre, itong topic na ito ay para sa inyong lahat. Yan. So mag-i-intro lang ako, babalikan kita. Inspire. May mga ilang bagay dito sa Poland na dapat nating tandaan. Ano? Ayan. So, ito yung mga bagay mga inspire kung saan tinanong-tanong ako ang hirap sa totoo lang mga inspire, napakahirap magtanong-tanong dito mga inspire, makipag-usap sa mga Polish people kasi hindi po sila nakakaintindi ng English, which is yung salita nila yung Polish is napakahirap po pag-aralan. Actually, 2 years na ako dito sa Poland, pero mga basic Polish words pa lang alam ko, katulad ng Dzień dobry, good morning, cześć, hello, siema, jak się masz, mga simpleng bagay lang. So, mga simpleng words, pero napakahirap kasi ng mga salita nila mga ka-inspire. No? Yan. So, number one mga ka-inspire, restriction nila dito, bicycle. Ayan. Kapag tayo mga ka-inspire, alam naman po kasi natin na dyan sa atin sa Pilipinas, no? Kapag kasi nabing bisikleta, pag magbibisikleta ka, kahit saan ka pwede. So, sa bisikleta mga ka-inspire dito sa Poland, kailangan po kapag ikaw ay magbo-bike, magbibisikleta, ay dapat meron ka pong suot na reflector. Yan. Dapat po meron kang reflector na gamit-gamit. Pero take note mga ka-inspire, ito lang naman ay kailangan gagamitin mo lang naman ito after dark. Yan. So, kapag gabi ka magto-travel, halimbawa, pang gabi ka sa trabaho mo at nakabisikleta ka, dapat meron kang suot na ganito. At dapat po yung bisikleta mo ay meron din headlight at saka backlight. Meron siyang stoplight, warning light sa likod. Meron siyang yung red, yung kulay pula, yung red light. Saka sa harapan ay meron siyang headlight. Yan. So, napaka-importante yun mga ka-inspire. Kasi alam niyo kung bakit mga ka-inspire. Kapag ikaw ay nahuli ng isang pulis, no? Kapag ikaw ay nahuli ng pulis na wala kang suot na ganito, wala kang headlight, wala kang warning light sa likod, magkakaroon ka ng penalty, magkakaroon ka ng problema, magkakaroon ka ng record, yan. So napakahalaga mga ka-inspire na kailangan po nating mag-wear, magsuot ng mga accessories na kailangan po natin kapag tayo ay magbibisikleta. Ayan. Okay. So, ito yung isa sa pinakamaganda dito sa Poland, mga inspire. Kasi, actually, mga inspire, meron ako napanood ng isang video, isang vlog, mga inspire, na nandito rin siya sa Poland, which is galing siya ng Middle East. So, nasabi niya dun sa kanyang vlog na doon daw sa Middle East, 10 years daw siya doon, 10 years, at yung passport po niya ay, ang umahawak ay yung company. So, nahawakan lang yung passport niya, magre-renew siya, nahawakan lang yung passport niya kung magbabakasyon siya ng Pilipinas. Yan. Which is dito sa Poland is different. Dito pa sa Poland mga ka-inspire. Ito yung pangalawa po natin mga ka-inspire na sa restrictions po natin. Passport. Yan. Pero yung passport. Yan. So bakit ko po ito nasabi? Kasi mga ka-inspire, no, pinag-compare ako po sa Middle East, yung sa kwento nung isang vlogger din, no? At saka din sa Poland. So napakaigpit
kung titingnan natin, di ba? Sa Middle East napakahigpit. So ibig sabihin, wala kang kalayaan. Kasi yung passport mo, hawak-hawak ng company mo. Hindi ka pwedeng lumipat ng kumpanya, hindi ka pwedeng mag-change job, di ba? Dito kasi sa Poland, mga ka-inspire, no? Ikaw po ang holder ng passport mo. Hawak mo ang sarili mong passport. Wala pong pwedeng humawak ng passport mo dito sa Poland. Dapat ikaw lang talaga ang naghahawak niyan. Yan. So which is, kapag kailangan mong mag-change job, pwede po yun. Kasi nasa batas po kasi nila yan. So, yun yung isang bagay na napaka maganda dito sa Poland. So, pangatlo, mga ka-inspire, fishing. Yan. So, fishing. Bakit ko nabanggit itong fishing? Kasi ang mga Pilipino mahilig sa adventure, eh, di ba? Mahilig mga mangisda, mamingwit, mga kung saan. Lalo na pag na-assign ka sa isang lugar dito sa Poland na may mga ilog, may mga lake, may mga dagat, may mga kung saan pa dyan na pwedeng pangistaan. Mga ka-inspire, ang pag-fishing po dito sa Poland ay mayroon pong lisensya. Totoo po yan, mayroon pong license yan. Nagtanong po ako, mayroon po ako napagtanungan na isang police, na kaibigan, katrabaho ko. Ang license po dito, mga ka-inspire, ay nagkakahalaga ng 257 zloty, which is, kapag kinonvert mo siya sa peso, I think less than 3,000 pesos. Take note, mga ka-inspire, 1 month validity lang yun, 1 month. Kapag ikaw ay nag-apply ng license mo for fishing, mga ka-inspire, no, ikaw ay bibigyan po nila ng uniform. Bibigyan ka nila ng uniform para ikaw, kapag nakita ka nila namimingwit, nakita ka ng pulis, automatically, makikita nila na ikaw ay license na nangingisda, legal na nangingisda, kasi meron kang uniform. Na kaagad nila, makikilala na kaagad nila, di ba, mga ka-inspire? So, hindi po yun kadali na pupunta ka lang dyan. Tikatulad, di ba sa atin kasi sa Pilipinas, no? Pupunta ka lang sa ilog, agis mo yung pamingwit mo, wing, isda ka na, oh, malaya ka, it's free, you're free. Pwede mo nang iuwi, walang problema. Dito sa Poland, iba. So, sa ating mga kababayan dyan, mahilig sa mga fishing pangisda. Kasi tayo mga Pilipino is adventurer tayo sa totoo lang, no? Dito sa Poland, bibihira yung mga ganyan. Kasi nga, may kamahalan. So, siguro, iniisip ng ibang mga Polish people, bibili na lang sila sa grocery kaysa ganito pa ganyan. Pag namingil ka, wala ka pa siguro huli. O, din sayang ang lisensya, okay? Pang-apat, mga ka-inspire, hunting. Sa mga animals, sa mga pag-hunting ng mga animals, mga ka-inspire, mayroon din pong lisensya ang paghuli ng animals dito. Yan. So, ganun po sila ka-strict. Sa pag-hunting, kailangan mayroon kayong license. Mayroon din pong lisensya ang pag-hunting, mga ka-inspire. Hindi po, basta kung dala ka lang ng ear gun, babarilin mo yung ibon, pang! Babarilin mo yung babira mo, pang! Hindi po. Dahil kapag ikaw ay nahuli ng isa ng mga nag-aalaga ng environment dito, mga ka-inspire, kapag nahuli ka, may penalty ka. Which is magkakaroon ka pa ng record, oh, di ba? Iwasan po natin yung mga penalty, mga ka-inspire. Okay. So, panglima, mga ka-inspire, mask. So, alam sa panahon naman natin ngayon, mga ka-inspire, kailangan talaga magsuot ng mask. Hindi na tayo pwede yata lumabas ng bahay kung wala tayong suot na mask dito. Dito sa Poland, mga ka-inspire, kapag kayo pinapatupad nila yung pagsusuot ng mask at ikaw ay nahuli, automatically talaga ipiprison ka for 24 hours at magpipenalty ka ng 500, I think 150 zloty. 150 zloty at siguro nasa, pag kinonvert mo yun sa peso, less than 2,000 pesos, yun yung penalty mo, 150 zloty. Meron kasi kaming kasama before, mga inspire, dati, Ukraine yan. Sumakay siya ng bus, nakalimutan niya magdala ng mask. At yung bus na sinakyan niya is meron ding nakasakay na pulis. Yan, may nakasakay na pulis. So, nahuli siya, dinala siya sa presinto, kinulong siya ng overnight, and then pinagbayad siya ng 150 zloty, saka nakalaya. Yun. So, ganun po yung sila nagpapatupad ng batas dito, mga inspire, sa Poland. So, kailangan po natin tatandaan, mga inspire, kung ano yung mga restriction, natin dito sa Poland para po maiwasan po natin yung mga penalty na hindi po dapat natin ma-experience. Kailangan po natin bilang isang OFW, maging masunurin at maging mapagmatsyag tayo, dapat mga inspire, no? Para hindi po tayo magkaroon ng record at malaya po tayo na nakakalabas kung saan-saan, mga inspire. Ayan. Okay? So, yun po yung lima na pwede kong i-share sa inyo na mga restriction dito sa Poland, mga inspire. Una,
yung sa bicycle, kailangan meron kayo mga ganito. Pangalawa, sa passport, maluwag po ang passport dito, maluwag kasi ikaw po yung mismong holder ng passport. Ayan. So, pangatlo po natin, fishing. Ayan. So, pang-apat, hunting, mga ka-inspire. And then, pang-lima, yung mask. Ayan. So, huwag po natin nakalimutan yung mga ka-inspire, ha? Don't forget to remember all the restrictions na pinapatupad po ng Polish government. Maraming salamat po at sana mga inspire ay may natutunan ka at sana ay meron kang napulot na ideya pagdating mo din sa Poland, hindi ka na mga ngamba. Okay? So huwag po kayong mag-alala kasi dito sa Poland, malaya ka nakakalabas kung saan saan basta meron kang valid passport, working visa. Okay? Salamat po and God bless everyone.